na dyan eh. Kalderitang palaka yan. Kayo ka? Kung sa tingin mo mapapa-atras mo ko sa mga sinasabi mo, hindi ko ibibigay sa'yo si Eric. Walang sino mang makakasira sa itinakda ng tadhana. Agawin mo si Eric. Kung kaya mo. Alaga kang magnanakaw, Andy. Wala kang proof aside from that ring na hindi mo siguradong linakaw nga niya. Salamat din po sa pagtatanggol sa akin kanina. Tago mo na to. Maraming salamat. Gusto kong ipadama sa'yo na ikaw lamang ang kaisa-isang apo ko. Pumahid magpakasal ang lalaki sa babae? Ang tawag dyan, ikot. Eric, hindi ko na maaaring palampasin pa ang pagkakataon na ito. Hindi ako papayag na may iba pang babaeng makaagaw sa akin sa'yo. Kailangan na pa sa akin ka, Eric. Kailangan mo pa ibig kita. Rosella, ano ginagawa mo dito? Bakit napadalaw ka? May problema ba? Dahil meron akong tinatago sa aking damdamin na nararapat ko lamang ipagtapat sa iyo. Pagtapat? Ano pagtatapat mo? Eric, iniibig kita. Matagal na. Noon pa. Mahal na mahal kita. Totoo ba daw, Rosella? Mahal mo nga ako. Oo, Eric. Iniibig kita ng buong puso ko't kaluluwa. Paniwala na mahal mo ko, Rosella. Dahil sa totoo lang, matagal na rin ako may pagtingin sa'yo. Mahal din kita. Talaga, Eric? Kung gayon, ako ay nagtagumpay dahil mahal mo rin pala ako. Kaya nararapat lang na sumama ka sa'kin sa Fantasia. Ikaw ay maging totoo! Ang galing! Saan ang galing yan? Huwag ka na magtanong, aking mahal. Sumama ka na lang sa aking kaharian. Rosella. Rosella! Rosella! Hindi ka magtatagumpay! Hindi mo maagaw sa akin si Eric dahil sa akin siya! Rosella! Pabira kaya pala wala kang natatapos sa trabaho dito kasi uupo-upo ka lang dyan.
Hindi ka binabayaran dito para umupo lang dyan. Kaya magtrabaho ka na, bilis! Gumanaw ka nga dyan! Ano ba yan? Uncle, pumasal na naman daw dito si Eric. Hindi na dapat pinupupunta yung lalaking yun dito eh. Bakit? Masama bang dalawin ako ng apo ko? Eh, panay-panay naman ho yata ang dalaw nung Eric na yun dito. Eh, natural. Lolo niya ako eh. Daman-dama akong pagmamalasakit niya sa akin. Iba pala ang pakiramdam kung ang apo mo ang mag-aalaga sa'yo. Lo, huwag ka masyadong titiwala ron. Ilaking squatter yun eh. Baka nakakalimutan mo. Hindi mo nga alam kung ano tumatakbo sa utak nun eh. Matthew's right, Uncle. Paano kung palabas lang ni Eric itong pag-aasikaso niya sa inyo? Mamaya, wala kayong kamalay-malay eh. Sinaksak na pala kayo sa likod. Eric is still my grandson. Nananabik ako sa kanya. Sana man lang may magawa akong mabuti para mabayaran ko lahat ang pagkukulang ko sa tatay niya noon. Alis ka na naman? Shhh! Huwag kang maingay at baka may makarinig. Siguradong hindi na naman ako papayagan kapag ako'y nagpaalam ka. Kaya't ako'y pupuslit na lamang. Ano? Eh, saan ka na naman pupunta, Ate Gracilda? May mahalagang bagay lamang akong gagawin. At iyon lang ang paraan para hindi maagaw sa akin ni Cindy si Eric. Naku, ako ang kinakabahan dyan sa balak mo eh. Ako rin naman ay kinakabahan, Jik-Jik. Ngunit kailangan ko itong gawin. Kung hindi, baka hindi na ako makabalik sa Fantasia. Napakasarap! Akong nagluto niyan. Oh, ano pang gusto mo? Sabi ka lang. Gusto na ho. Ito, Lola. Huwag na kayo masyadong magkabala. At baka mapagod pa kayo. Ay, hindi basta mapagod. Basta para sa iyo. Ay, mabantuan-tuwa ako na dinalang mo ako. Ay, sayang. At wala pa si Eric. Pero, hintayin mo. Darating yun. Nasa trabaho si Eric? Hindi. Ando doon siya sa lolo niya. Pero babayaan mo na muna sila kasi matagal na silang hindi nag-uusap. Magiging mayaman na si Eric? Bagay na sila ni Cindy? Kaya huwag kang babagal-bagal. Mauunahan ka ni Cindy. Ikaw din. Bakit narinig ko pangalan ko, ha? Sinag-chismisan niyo na naman ako, no? Kawahan ka ng Diyos. O, sandali lang, ha? Exit muna ako. Pinag-uusapan lang namin ni Lola na ikaw ay isang mayaman ng Ginoo. Bumisita lang ako kay Lolo, mayaman na agad ako. Nagkayos na kayo ng iyong Lolo? Hindi ba dapat tayo ay magtiwang? So, ano gusto mo gawin ko, ha? Libre ka? Hindi na tayo aalis. Salo-salo lamang. Bumili ka ng alak at masasarap na inumin. Ano? Alak? Huwag mo nang sabihin tumador ka. Ayos ah! Tumador ka nga talaga! Eric! Punta muna ako sa palengke, ha? Lola, tagay muna. Hindi na ako makabangon yan! Hindi na ako makarating sa palengke! O siya, iwanan ko muna kayo. Pero huwag na huwag magpakalasing, ha? Huli na, Lola. Okay. Ingat po, Lola. Pero ikaw, ha? Believe din talaga ako sa'yo. Makaluma ka. Pero, tunggira! Sinanay ko ang aking sarili na uminom sa aming lugar. Bakit naman, ha? Puro laklakan contest ba sa inyo, ha? Ginawa ko yon para sa aking kapatid. Para kay Natalia. Magandang binibini. Maaari ka pang upo sa aking tabi. Mabastos. Sige na, huwag ka na maya. Humakan na lupa. Huwag ka na maya, magandang binibini. Humakan. Upo ka na. Sige na, upo ka na, magandang binibini. Hoy! Hindi ba't pinalaan ko na kayong tatanan niyo ang kapatid ko? Aba! Ang maganda ang binibini! Hinahamon ko kayo ng ito. Kapag ako ay nanalo, lulubayan niya si Natalia. Malinaw ba ang aking sinabi? Oh, Griselda, baka mapano ka?
Papayaan mo ko, Natalia. Gusto ko lamang nubayad ka ng mga pangit na ito. Uwi ka na. Pero, Griselda... Uwi ka na! Umpisahan na ang ating paglalaseng. Mahina ka! Mahina ka, Maminoo! Napakahina, Maminoo! Sige pa! Inom pa! Ano ba naman kayo? Ang hihina niya namang uminom. Iniwanan niyo akong mag-isa dito. Inom pa! Inom! Lalaki ng mga katawan. Wala namang palangkit at bat. Aking kapatid. Diba? Astig ka talaga! Astig! Astig! Patlas! Walang mak! Astig! Oh! Ikaw ah, kakaiba ka talaga. Biruin mo ah. Kahit ano talaga gagawin mo para sa taong mahal mo. Oo, Eric. Tama ka. Lahat ay gagawin ko para sa aking iniibig. Para sa'yo. Oo, para sa akin. Para sa'yo. Sapagkat, baby ka kita. Oh! Alam ko naman kung ano eh. So talaga. Pero ano mo, swerte yung magiging sotaw ah. Sino ba naman ah? Saan ka makakakita ng babae naghahamon ng laklakan? Wala! Ikaw lang yun! One and only! Oh, diba? Eh siyempre, magiging masayang magiging kasama mo, diba? Paano kung sabihin ko sa'yo yung natagpuan ko na siya? Talaga? Ha? Asan siya ha? Andito ba ha? Kilala ko ba siya? Maka dito sa bulsa ko. Hello? Oo, oh, Eric. Nahanap ko na siya. At hindi ako papayag na maagaw pa siya sa akin ngayon. Teka ko. Tagay pa. Madami pa tayong inumin. Yan. Ito na lamang ba? Wala na iba? Ubus na kaagad. Astig ka nga eh. Astig? Ano nga ba yung astig? Rick. Eric? 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 Eric, gumising! Idilat mo ang iyong mga mata, Eric! Eric, hindi pa tayo tapos! Marami pa dito! Eric? Eric? Yung boyfriend mo nakatira pa rin sa mapahong lugar? Kaya nga sinasabi ko sa kanya na umunta na siya sa lolo niya para makaalis na siya dun sa squatter na yun eh. Ba yan? Ay talaga, Skywater yung boyfriend mo? Ay naku, pareho tayo. Mahilig tayo sa mga taga Skywater. Shut up! Hindi nakakatuwa. Doon ka na nga. What's up? She's right, you know, Cindy. Kailan ka ba ng utak mo eh? Saan mo naman pusali na pulot ang lalaking yan? Sige, tita. Mauna na po ako. Sige po. Bye. Kas, bye, ha? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Cindy.
Mom, you don't understand. Hindi naman talaga siya mahirap. Ayaw niya lang talaga bumalik dun sa lolo niya. He's actually the apo of Leon Dominguez. I know you know the Dominguezes, right? Ang pangalan niya ay Eric Dominguez. What? Galing siya sa pamilya ng pinakamahigpit nating kakompetensya. You're wasting your time. Ayokong nakandikit ang pangalan natin sa kanila. Stay away from that Eric Dominguez. You understand? Patawarin mo ako, Eric. Hindi ko sana ibig gawin ito. Ngunit kailangan natin magkatuluyan. Wala na akong maisip na ibang paraan. Hindi lang naman para sa akin ito. Ngunit para sa aking ina at kapatid na rin. Mukhang hindi naman ito kapanipaniwala. Kahirap palang gawin ito. Kailangan mo itong kayanin, Griselda. Kailangan mo itong magawa. Eric! Eric, nandito na ako! Eric? Si Griselda? Eric!
Mga bata kayo! Mga bata kayo! Ah! Tama ka, Ina. Mas maganda na rin may nasisilayan tayong liwanag at nadadampian ang sariwang hangin ng ating balat. Mawalang galang na, Baron. At ano ang iyong kailangan? Hindi ba dapat ikaw ay sub-sub sa trabaho? Nais ko lamang itanong kung nasaan si Vicente. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Wala na si Vicente dito. Siya ay pinalayas na ng Prinsesa Cinderella. Bakit niya ginawa yun? Tanging si Vicente lamang ang may malasakit sa amin ni Ina. Bumalik ka na sa iyong trabaho. Sige! Paano yan ngayon, ha? May nangyari pala sa inyong dalawa. Mula, sabi ko naman sa inyo, wala ho akong kaalam-alam. Iniisip ko pala ho, kinikilabutan na ako eh. Lasing ka nga. Uminom. Eh, hindi mo naman pala kaya kung uminom ka. Oh, nakita mo na. Napaka-inosente nito. Na-disgrasya mo. Wala, wala nga akong kaalam lang. Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi ko nga alam kung paano ako naubaran eh. Gusto mo ba uulitin ko sa'yo, ha? Nasa ilalim ka ng espiritu ng alak. Hayaan nyo na lamang po, Lola. At ako'y hiyang-hiya na. Uwi na lamang po ako. Naupo ka. Hindi pwede yan eh. Naaalis ka? Na malabo pa itong pinag-uusapan natin? Ikaw bata ka. Kilala kita. Kaya alam ko kung gaano kasakit para sa'yo. Yung mawalan ka ng puri. Lola naman! Anong mukha mo ngayon na iharap mo sa mga magulang mo? Kailangan, bago nila ito malaman, kailangan pananagutan ni Eric ang ginawa niya sa iyo. Kailangan kanyang pagkasalan. Lola! Oh! Nagawa mo yun, Gasilda? Ang ibig mo sabihin, pinikostra mo yung Eric na yon? Kung pwede ho sana, dito muna ako sa inyo tumira kahit mga ilang araw lang po.
Pagkakamali mang masasabi yun, alam ko na masisihan pa rin ako sa sandaling pumayag si Eric na magpakasal sa akin. Siguro dapat nga makonsensya ako, di ba? Kaya lang paano naman kami ni Cindy? Nagsisimula pa lang kami. Puro problema na agad. Magagamit din natin ng Eric na yan laban sa kanila. Ayos ah. Kung umusta ka, parang pag-aari mo tong bahay na to. Di ba sabit ka lang din? Itutuloy mo pa rin ang panliligaw kay Cindy? Eh, aksidente lang naman yun. At kung may katotohanan nga doon, sorry. Ngunit hindi ganun kadali para sa akin yun. May namagitan sa atin. Kaya dapat mo lang akong pakasalan. Ano? May nangyari sa inyong dalawa? Anak ko pa rin ang sinaktan mo. I'm sorry, pero wala na akong choice kundi paalisin ka na dito.